Good evening. Happy Wednesday. Gabi po dito, 9:14 sa Surabaya, Indonesia. At nag-work po ako kasalukuyan. At gusto kong mag-vlog. Welcome to Lisa's Vlog. Ay, naisip po ako ng topic. Habang nagdudut-dut po ako sa aking laptop, naisip ko po itong topic na ito na hindi mahuhulaan magpakailanman ni Randy Castro. Ang topic po ay panonood ng TV gabi ng lagim versus yagip. Sino po ang nakapanood sa inyo ng mga teleseryeng ito? Okay? Wala po kami TV. Huwag po kayo mag-alala. Noon po ako'y musmus, isa lamang po akong nakikinood sa aming mga kapitbahay. Yung pong iniiwan mo yung tsinelas mo, papasok ka, uupo ka kasi walang sopa yung kapitbahay ninyo. Tapos, ang dami-dami niyong nakikinood. Paglalabas na kayo, wala na yung mga tsinelas niyo. Hindi na nga maganda yung tsinelas. Alam niyo po yung tsinelas na sinasabi ko, meron akong gustong i-vlog dyan. Mababanggit ko yata ngayon. Yun po yung pag nasira, lalagyan mo pa siya ng konting lawe, ano, konting kahoy. Para isusuot mo pa yung tsinelas. Hanggat kaya pa hong suotan ng pako. Hanggang kaya pang suotan ng stick. Sige po, pasok mo lang ang ano, yung sa napigtas, yung naputol sa ilalim ng tsinelas. So, ganun po yun. Manonood po kami. May isa po kami kapitbahay na may kaya-kaya ng mga panahon na 1980s. Makikinood kami sa gabi. Yung gabi ng lagim po, nakakatakot po yun. Siguro yung iba sa inyo hindi na maaalala yun. Parang si Robin Padilla pa nga yung actor doon. So, nakahiligan ko pong manood noon. Kakain na. Kung hindi kami maglalaro, makikinood kami. Ayun, uuwi kami mga takot-takot. Pero mga dyan lang naman, mga ilang bahay lang naman, lalakarin namin para makauwi kami. So, yun o yung mga kaligayahan namin, makapanood sa kapitbahay, makapasok. Paglabas mo, hinahanap mo yung tsinelas mo. Kasi para ho siyang sinihan, ang dami-dami pong nanonood. Yun naman pong yagit, yung ano kasi po, gabi ng lagim ay gabi. Okay, mga alas 7 yata ho yun. Yung pong yagit, naalala ko naman, elementary po ako. Diyan sa Laguna Resettlement Community School. Bali, tumatakas po kami. Hindi ko alam paano kami nagka-cutting classes o paano kami nakakapanood. So, lalabas po kami ng school. Wala pa yung masyadong mahigpit dun sa gate. Parang wala pa yatang gate yan. Iba sa, hindi ko maintindihan po, nakakatakas kami sa ano, pader. Umaakit po kami sa pader. Tapos, pag-akit po namin, ayun, lalabas kami, katanghalian. Hindi ko rin po alam eh kung cutting classes yun at kung bakit kami nakakalabas. Nakikinood po kami kasi doon po malapit sa United Bayanihan, Upper. Papunta po kami na Riverside. Yan pong Riverside, wala pang masyadong bayan. Meron po dyang isang bahay na parang may TV noon. Tapos maraming batang pumupunta, manonood ng yagit. Hindi ko maintindihan eh kung uwian na namin noon. Pero imposible naman, di ba? Magagalit siyempre yung teacher ko. Eh, pakirecall na lang po, medyo matanda na talaga tayo. Basta alam ko, lalabas kami, tatakas po kami. May mga moments na tumatakas kami. Nakikinood po kami doon, banda sa Riverside or Nara, ng yagit. Sila po yung mga bata na nagtutulak ng kariton at nangunguha ng mga basura para mabuhay sila. Sus ko, aliw na uli po ang inyong lingkod. Opo, talaga pong relate na relate kami. Lahat kami mga gusgusin.
ala, salampak po doon at manonood. So, ganun po kasaya yung buhay na mahirap. Wala kang TV, nakikinood ka. Diba? Ngayon po, marami na po tayong ways. Paano tayo makakanood? May YouTube, diba? May cellphone. Tapos, may TV na. Bihira na yung walang TV sa bahay. Diba? Kumbaga sa ano, tumaas na po yung antas ng pamumuhay. So, medyo nakiliti ba kayo? Naalala nyo ba? Kung hindi nyo po naalala, eh bukas, alalahan ninyo ha. At hindi ko ganun kadaling mag-isip. Ngayon, ano po yung aral? Okay, dito sa ating mga libangan, okay, na panonood noon. Ito ay yung gabi ng lagim sa gabi. Nananakot. At yagit naman sa katanghalian. Parang pahapon po yun yung yagit. Siyempre po, yung mga movie, ano na yan, yung mga palabas na yan, hindi naman po yan basta nalang ipapakita sa atin ng walang ano. Wala po silang pinag-aralan. Na-research po nila yan. So, yun nga po yung aral doon. Kumbaga, sa yagit, parang pinapakita po yung paano maging mahirap. Paano ka magsusurvive kung wala kang magulang? Diba? Hindi naman ibig sabihin na wala ka ng magulang o family, mamamatay ka na rin sa gutom. So, may paraan. Kasi noong unang panahon, uso po yung pagbabasura. Kung matatandaan po ninyo, mga taga-bagong silang, si Mr. Asne, opo, siya po yan. Siya po yung sikat po na pwede pong bentahan ng mga bakal. So, ganun po yun. Nung unang panahon kasi, hindi pa po ganun ka-progresibo. So, nagsisimula pa lang ang pamumuhay, pagtaas ng pamumuhay ng mga tao. So, yung ano natin dito, aral natin, pag nakakapanood po tayo, yung iba po dinadamdam. Pag gabi ng lagim, natatakot, di makalakad. Pag uwian na, lapit-lapit lang ng bahay, takot na. O kaya pag natutulog, naiisip mo yung magandang ano epekto ng sin ano ng palabas, tapos natatakot ka, naiisip mo yung mga nakita mo doon sa TV. So yun po yung ano, yung gaano kalakas yung epekto sa atin ng media. Ibig sabihin, na-internalize po natin yung pinanood po natin, nagiging ano po, kasama siya ng buhay natin. Imagine ito, matakas pa kami nun. Binibilisan yung hugas ng pinggan para lang makinood. So, ganun po yung ano, kultura ng Pilipino. Pag po nakagusto po tayo ng isang palabas, okay, ini-involve na po natin yung buhay natin o yung sarili natin. Minsan nga, di ba, parang iniisip natin tayo yung bida. Di ba? Kung naaalala nyo, marami pang teleserye na sumikat sa atin. Sa mahilig mo kasi tayo mga Pilipino sa ganun. Nakaka-relate po tayo. Eh, yung yagit, talagang yagit na yagit ang buhay noong unang panahon, noong 1980s. Siyempre ngayon, pag pinilabas yun, iba na po ang ano trending, di ba? Iba na yung mga pamumuhay natin. Medyo level up na. So, ayun, nagpa-good vibes. At ang aral, ayun, manood lang po tayo. Huwag po tayong masyadong involved. Kumbaga, isipin po natin na yung pong mga palabas na yan ay commercialism. Ibig sabihin, talaga sinasadya po nila kung paano pukawin ang ating mga kaisipan at ating pananaw para ma-involve po tayo at sumubaybay tayo. Pero po, doon pa rin po tayo focus, doon sa araw-araw nating buhay. Ano po yung kinakain ng pamilya natin? Ano po tayo sa trabaho natin? Mabuti ba tayong kasamahan? Ano po tayo sa pakikipagkapwa? Marunong po ba tayo? So, doon po tayo dapat mag-focus. Huwag yung nanood ka na, natapos na yung palabas, andun pa sa isip mo. Hanggang ginagamit mo pati yung character, nilalagay mo siya sa puso mo. So, yun lang po. So, good night at babalik po ako sa laptop ko magtrabaho at shoutout po tayo sa mga mahal natin sa buhay, kay Randy Castro na night shift. Ingat ka sa work.
at sa dalawang anak, regards kay Sin, sa yung Labrador. Sa aking mga anak, I love you tatlo, magkakasama sila. Kanina, nakachat ko sila at nakabidyo call. Ang saya-saya ko. Nandiyan si Bunso ngayon sa aming bahay. Okay, naka-online class siya. Si Mama, I love you, Ma. Palakas ka. At ganun din po kay Tobing, nakakamiss. At syempre, may dalawa kaming pets. Pets ng aking kapatid na bunso, si Colleen at si Luna. Good night and God bless.